Para sa ilan po, ang maesa ay pang merienda lang. Pero para sa ilan natin mga kababayan, ginagawa po yan parang kanin. At sabi ng Department of Agriculture, dumarami na ang bilang ng mga Pilipino na ginagawang pamalit sa bigas ang maes. Bakit kaya? Nakatutok si John Veneracion. Sa unang tingin, tila walang pinagkaiba sa paborito nating kanin ang pinagsasaluhang ito sa North Cotabato. Pero hindi pala ito sinaing na bigas, kundi mais. Marami na raw residente sa Mindanao ang nagsasaing ng mais. Manamis-namis daw ang lasa nito. Mabigat pa sa tiyan o nakakabusog at mas mababa pa raw ang sugar content. Sa nakalipas na 3 taon, napansin ng Department of Agriculture na mas dumadami na raw ang bilang ng mga Pinoy na gumamit ng mais pamalit sa bigas. 14 million ng mga Pilipino, lalo na sa Visayas at Mindanao, ang umaasa na raw ngayon sa white corn. Filipinos, or the general populace for that matter, have also been gobbling more corn lately. Thanks to our continuous campaign to encourage more people to eat more corn grits. Kung noong 2009, 7.072 kilos lang ang annual per capita consumption ng mais o yung dami ng mais na nakain ng bawat Pilipino, noong 2012, umakyat ito sa 10.26 kilos. Kasabay ng pagtaas ng konsumo ng mais, tumaas din ang ani nito ng 5%. Noong 2001, 4.53 million tons ang national corn harvest. Pero noong 2012, umakyat ito sa 7.41 million tons. We are making the corn grits available to the people. Yung po ang malaking diferensya. Sa mga susunod na araw, maglalabas daw ang ahensya ng listahan ng mga benepisyo ng mais kumpara sa bigas. Sabi daw po nung iba, yun daw pong taong kumakain ng purong mais ay nagiging champion sa boxing. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.